Okay, so good afternoon everyone. And so last time, diniscuss natin yung mga different non-experimental designs, specifically the qualitative research design. So we've started with the distinction between internal and external validity. So pag sinabi natin internal validity, recap lang to, no? It pertains to the degree wherein we can confidently infer or conclude about a cause and effect relationship between two variables, or we can confidently conclude that the IV affects the DV. So kadalasan ang experimental research mataas ang internal validity, and ang non-experimental design mababa ang internal validity. Yung external validity, it pertains to the degree wherein we can generalize the findings of our study to other setting or other situation. So yung mga non-experimental quantitative research, kadalasan yan ay mataas ang external validity, katulad ng survey research or descriptive research, tsaka mga correlational design. And then, mababa naman ang external validity ng experiment, kadalasan because of the small sample size. And then of course, yung big five ng research or qualitative research design, we have phenomenology, wherein dito natin dinidescribe yung live experiences ng particular participants in relation to a specific phenomenon na na-experience nila. And then of course, the ethnography, describing the culture of a particular group. Grounded theory, describing a particular process. We have case study, an in-depth description or in-depth analysis of a particular case, or in our field, possibly a mental health condition. And then, of course, the narrative inquiry. It's about describing an experience of a particular participant or participants in a story-like fashion. So yun yung five qualitative research design. So now we will proceed with the remaining slides ng aking presentation, wherein we will deal with the different observational techniques and the archival study. So the first one in this lecture, we have field studies. Although nabanggit ko na to before, ano, didiscuss lang ulit natin to, and titingnan natin kung ano ba yung mga different observational methods na pwede natin gamitin kapag magkoconduct tayo ng field studies or pwede rin mga controlled studies in laboratory setting. So in field studies, this is a non-experimental approach then, wherein you will be conducting the investigation in the real world. Okay? Real world meaning nasa labas kayo ng laboratory, or hindi kayo nasa loob ng controlled setting or controlled environment. So for example, you will observe behavior sa mall, you will observe behavior sa park, sa plaza, or halimbawa sa pilahan ng sinehan. So those are examples of real world setting. Again, nasa labas kayo ng laboratory or wala kayo sa controlled setting. Okay, nasa real world. Okay. So kung nasa real world tayo, kadalasan mga observational techniques ang ginagamit natin dito for studying human behavior. And wala rin tayong manipulation dito ng independent variable. So basically, hindi tayo makakapag-infer ng causation. So mababa rin ang internal validity ng mga field studies. So ano bang mga techniques yung pwede natin gamitin if we want to investigate behavior outside the laboratory or in a particular real-world setting? Wait lang, in-adjust ko lang yung ring light. Ayan. So the first one, this is the most commonly used in field studies, the naturalistic observation. So pag sinabi natin naturalistic observation, wala tayong gagawing intervention or pwede rin interference in observing behavior. So papanoorin lang natin yung behavior ng mga tao in our field as they occur naturally. Wala tayong gagawing interference, wala tayong gagawing intervention. Hahayaan lang natin mag-manifest yung behavior in their natural setting. Okay? So that's naturalistic observation. Kumbaga, kusa yung paglabas ng behavior. Wala tayong i-apply na kahit anong intervention. So very common ang naturalistic observation in the field of ethology. Familiar ba kayo with ethology? Press 0 kung hindi, press 1 kung familiar kayo.
ethology. Tatawa ako sa itsura ng nag-chat-chat po. Okay. So, ethology. Ayan. This is the scientific study of animal behavior in natural setting. So, ano bang pwede natin i-observe about animal behavior in their natural setting? Halimbawa, gusto nyong i-observe kung paano gumawa ng sapot yung black widow spider, di ba? Paano sila weave ng web nila or mag-construct ng web nila sa kunanya sa mga puno, di ba? So naturalistic observation lang gagawin niyo doon. Another one, halimbawa, kung gusto ninyong makita kung paano mag-behave ang mga tigers or ano bang pwedeng hayop, elephants sa circus. Okay? Kasi pwede kasing maging natural setting nila yung circus, lalo kung captive na sila eh. Hindi na sila in the wild. So pwede rin yan i-apply yung naturalistic observation kasi doon na sila nakatira sa sa circus eh. So pwede rin yun. Diba? Or for example, you will compare yung behavior ng tiger na nasa wild or tsaka yung tiger na nasa circus. Titingnan niyo yung behavior na. And then another common context wherein ina-apply din yung naturalistic observation in ethology sa mga familiar ba kayo with migratory birds? Yung marami silang lumilipad sa sky. Ayan. Mga migratory birds. Wherein, yung mga gala na ibon. So, ang tinitingnan nila doon, yung mga researchers, ang ino-observe nila doon, yung mga communication nila. Paano sila mag-communicate. Lalo kapag they will travel across different places. Ang tawag doon is yung navigational cues. Yun yung tinitingnan nila doon sa mga ibon na yun. Pero syempre, that's on ethology. Paano naman in social science or in behavioral science, like psychology, di ba? So in 1994, merong study na kinundak si Yepes wherein ginamit niya yung naturalistic observation in a classroom setting. And ang research problem in this particular study is, sino daw ba ang mas binibigyan ng attention ng mga teachers sa classroom? Is it male students or female students? Yun yung research problem niya. Kayo ba, sa tingin ninyo, based on your experience or observation mula elementary hanggang high school, sino ba ang mas binibigyan ng attention ng teachers natin? Male or female students? Female, male kasi makukulit, male kasi pasaway. Grabe naman stereotype. Nag-stereotype eh. Pasaway daw. Ayan. Pero in research, according to sa study ni Yepes, based sa literature review niya, talagang male daw ang mas binibigyang attention ng students. But in his, nakalimutan kong babae siya. But in the study of Yepes in 1994, ang ginawa niya dito, pumunta siya sa isang school and then gumamit siya ng naturalistic observation dun sa 4 classrooms. So magkakaibang teacher yung 4 classrooms na yun. Surprisingly, iba yung result. No? Kasi ang typical na result, based sa literature review niya, lalaki yung mas binibigyan ng attention. Pero dito sa study niya, isa lang yung teacher na nagbigay ng more attention sa male students. The rest, equally treated yung mga students. So hindi nabanggit masyado kung ano yung mga factors na involved, pero in the study of Yepes, only one particular teacher lang yung nagbigay ng more attention sa male students. The others equally treated yung mga students nila. Ayan. So observation lang yung ginamit niya doon. Okay? So, malinaw yung naturalistic observation. Meron pa ba tayong ibang example na pwedeng gumamit ng naturalistic observation? Halimbawa, punta kayo ng cinema, for example. And then, gusto nyong malaman kung aling film, halimbawa, yung pinakagusto ng mga Filipinos, di ba? Halimbawa, during December, MMFF, di ba, common yun. So, pwede kayo mag-naturalistic observation doon wherein tingnan nyo lang kung alin yung mas mahaba yung pila, di ba? Pwede nyo gawin yan.
So that's an example of naturalistic observation. Now, meron din tayong tinatawag na systematic observation. So dalawa yung definition na pinrovide ko dito, yung kay Myers and Hansen, tsaka yung sa APA Dictionary of Psychology. So let's start with the systematic observation according to the APA Dictionary of Psychology. So other term for this is the structured observation. So kapag systematic observation, it is a method of collecting behavioral data within a controlled environment. Okay? Pag sinabing controlled in this particular example, ano, or in this particular definition, ibig sabihin meron kayong gagawing particular intervention. Or meron kayong gagawing procedure to measure or to observe a specific behavior. Kanina kasi sa naturalistic, wala tayong gagawin. Panonoorin lang natin sila. Dito, meron na kayong additional procedure para ma-elicit yung particular behavior na gusto ninyong i-observe sa inyong mga subjects or participants. Okay? Ayan. So, merong particular study in 2009 conducted by Hyman and yung mga kasama niya, Hyman et al. Okay? And ang in-investigate nilang behavior dito or phenomenon is about inattentional blindness. Familiar ba kayo with the term inattentional blindness? No. Okay. How about the others? So hindi kayo familiar. So ang inattentional blindness, ganito yan. Merong instances wherein we fail to see objects because our attention is directed elsewhere. Halimbawa, merong isang lalaki pala na may gusto sa'yo. Para sa'yo pala yun. Pero ang dami mong tinitingnan na ibang lalaki. Char! Nasa harap mo na pala yung para sa'yo. Sa iba ka pa tumitingin. Yan. Pero kidding aside, inattentional blindness is parang ganyan. Parang blind spot. Again, we fail to see objects because our attention is directed somewhere else or on other objects yung attention natin. So, sa study ni Hyman and yung colleagues niya, meron silang sinet up na condition sa isang university. Hindi to sa Philippines, ha? Sa isang university. Sa plaza ng isang university. So, for example, ito yung plaza. Example lang to, ha? Hindi rectangle yung plaza. And then sa plaza na yan, merong particular statue sa gitna. Now, ang setup na ginawa nila, meron silang hinire na confederate na nakadress as clown. Tapos, nakasakay ito sa unicycle. From the term uni, means one. Ibig sabihin, isa lang gulong. Okay, unicycle. Alam nyo naman yun, yung pang-circus, yung unicycle. So, may clown na naka-unicycle. Kasabot to ng mga researchers or observers. Now, ang gagawin lang nitong clown na to, magpapaikot-ikot lang yan dito sa statue ng plaza. For 1 hour. 1 hour lang. Okay? And then, yung mga observers or researchers, ang gagawin nila, after this 1 hour period, magtatanong-tanong sila sa mga random groups of people doon sa plaza or random person din. Kasi iba-ibang characteristic yung kinuha na nila ng data. Merong yung mag-isa lang, meron yung may colleagues or may mga friends na kasama, meron yung mga naka-headset or naka-earphones, tapos yung iba nagsa-cellphone. So iba-ibang group ng subjects dito sa particular field study na to. So ito yung question na tinatanong ng mga researcher doon sa mga nasa plaza. Meron ba silang napansin na something unusual for the past hour? Okay, yun lang yung tanong, ha. Meron ba silang napansin na unusual? Now, kapag ang sagot, yes, nung mga subjects or yung mga under observation, ang follow-up question is, ano yung nakita nila na unusual? Okay? So, pag hindi na-mention yung clown, okay, meron silang another question.
mas direct yung question nila. Wherein, itatanong nila kung nakita ba nila or napansin ba nila yung clown na naka-unicycle. Okay, so again, recap ha. Plaza, statue, sa gitna ng plaza, merong clown na naka-unicycle, paikot-ikot lang doon. And then maraming tao sa plaza, di ba? May mga tambay doon. So, tapos, yun yung tatanungin ng mga researcher kung may nakitang unusual. Pag sinabing may nakitang unusual, tatanungin kung ano yung nakita. Pag hindi nabanggit yung clown, tatanungin directly kung nakita ba yung clown na naka-unicycle. Okay? Now, this is the result of the study. So, ito yung mga different subjects na na-observe nila. So, yung mga alone, walang kasama, no? Doon sa plaza, around, ito yung alone group na tinatawag. Yung alone group, around 51% of them, okay, nakita nila yung clown. Around 51%. Yung may kasamang friends or colleagues, oh, for example, with friends group, 71% sa kanila nakita yung clown. Okay? So baka pag may jowa ka, mas ano ka, mas aware ka sa surrounding. Char. Ayan. And then yung mga nakikinig ng music, yung group na to, so merong mga ganyang subjects doon, around 61% sa kanila nakita yung clown. Okay. Yung last group, mga nagsa-cellphone naman. Nagamit ng cellphone. Sa tingin niyo, ilang percent sa cellphone group, yung mga nagsa-cellphone, ah, yung focus masyado sa cellphone, ilang percent kaya sa kanila yung nakakita ng clown doon sa plaza? Okay. Ayan. So, nasa range naman yung sinasabi ninyo. So, around 25% lang yung nakakita ng clown na paikot-ikot doon sa plaza. So, ano kayang ini-imply nitong study na to about inattentional blindness? Anong implication kaya nung result ng study nila? Kung i-apply natin in the real world setting. So pag preoccupied ka, anong meron? Diba? Nababawasan yung ating spatial awareness, possibly. Diba? And panigurado, hindi ko lang sure kung ito yung basis sa ano, ha? Sa mga law natin about distracted driving. Kasi 'di ba in RA 10913, the ADDA, Anti-Distracted Driving Act, 'di ba prohibited ang paggamit ng cellphone while driving. And that is the reason, no? Possibly the reason. Because of inattentional blindness. Kasi nga kapag focus tayo masyado sa isang bagay, hindi natin napapansin 'yung nasa paligid natin. Okay, kaya ganun din yung sa RA 10913, di ba? Prohibited yung paggamit ng cellphone. Kasi nga, again, it can cause inattentional blindness. Pwede ka maaksidente habang nasa cellphone ka. Diba? Okay, nakukuha ninyo? Yes. Press 0 kung hindi. Press 1 kung nakukuha. Ayan. So, that's systematic observation. So, dito, hindi natin inallow mag-manifest naturally yung behavior, meron tayong ginawang intervention para ma-elicit yung target behavior natin. Okay, or target phenomenon. Now, another definition ng systematic observation according kay Myers and Hansen is about a system of recording observation wherein meron kayong gagawing specific rules or guidelines in your observations para mas maging objective siya. Kumbaga, ganito yan. Yung observation ninyo, parang i-quantify ninyo para mas maging objective. Kasi yung kanina, di ba, parang more on ano lang to eh. Medyo subjective tong observation na to eh. Lalo kapag naturalistic, di ba? Titingnan mo lang yung behavior, anong meaning, wala naman tayong i-assume na meaning ng behavior, di ba? Pero dito, meron tayong specific behavior na i-observe, at the same time, meron tayong i-assign na values or meron tayong gagawing guidelines para magkaroon ng gauge, halimbawa, yung behavior na i-observe natin. So, for example, gusto kong i-observe is about helping behavior. Kunyari, developmental psychologist ako.
helping behavior of toddlers, mga bata. Ayan. So, syempre, you need to define first what is helping behavior, di ba? Ano yung manifestation ng helping behavior? So, pwede kayo dyang magpasok ng mga different examples na bibilangin nyo yung occurrence nun during a particular period ng observation. So, halimbawa, in the 8 hours ng class, bibilangin nyo kung ilang beses nag-occur yung helping behavior na yun. So, dapat defined ninyo kung ano yung examples ng helping behavior. Halimbawa, giving food sa kaklase nila or sa kalaro nila or sa fellow students. Kasi mga bata ito eh. Or ano pang example? Helping others na nasaktan, di ba? Who were hurt. Ayan. Or halimbawa, finding lost item ng mga kunyari, fellow students na bata rin. So, ito yung mga examples ng helping behavior. So, dapat again, clearly defined ito. Tapos, pwede nyo na ngayon gawan yan ng kunyari, frequency table. Diba? So, meron na kayo ngayon specific guidelines. Or, pwede rin ganito. Gagawin yung level, yung helping behavior. For example, lalagyan mo ng scoring na kapag halimbawa tinulungan halimbawa yung student inexplain doon sa kapwa student niya yung instruction ng teacher niya ng mas malinaw, kunyari ano yun, level 1 na helping behavior. Pero pag halimbawa binigyan ng pera kasi hindi makauwi, level 4, no? Mataas na helping behavior na. So pwede rin ganito, parang naka-scale siya from 1 to 4. Okay? Oh, another example, aggression. Aggression, maraming types 'yan. Although ang aggression pwede nating i-measure halimbawa using the Busperi scale. Busperi. Pero kung halimbawa observation yung gagawin ninyo wherein titingnan ninyo kung nagma-manifest yung aggressive behavior, pwede kayong mag-set ng guidelines on what constitute high aggression tsaka low aggression. So halimbawa, kapag low aggression, dapat meron kayong examples ng behavior niyan. Kunyari, teasing lang. Teasing or taunting. Kunyari, ang score nito, 1. So, may in-observe kang bata, nakita mo nag-tease siya, so 1 lang yun. Ha? O halimbawa, nakita mo nanuntok. Diba? Punching, physical aggression na. Kunyari, iscoran mo siya ng 4 kasi nasa high level na siya ng aggressive behavior. So this is systematic observation then, wherein you assign values or you set guidelines doon sa mga i-observe niyong behavior para mas maging objective. And kadalasan, hindi lang isang observer ang gumagawa ng rating. Dapat multiple observer para makita natin yung consistency. Baka mamaya, para doon sa isang observer, yung ginawa ng bata, ang rating nilang pala is 2. Diba? Tapos kayo puro 4. So titingnan din natin yung consistency ng rating ng bawat observer dito. Okay? Nakukuha nyo ba? Press 0 kung hindi, press 1 kung nakukuha ninyo. Okay. Now, a quick note or reminder in observation, no? In general na observation. Katulad sa mga examples ko, meron kasing mga instances wherein kapag yung mga participants natin or mga subjects natin aware sila na ino-observe sila, minsan nagkakaroon ng alteration or changes in their behavior. Diba? So, ang tawag natin doon is reactivity. Kapag yung subjects natin, inalter yung behavior nila or responses kasi aware sila na ino-observe sila. Okay? Meron tayong example niyan. Unahin natin yung alteration ng responses. Ito ay sa mga questionnaire. Merong tendency minsan yung mga respondents natin na parang mag-impression management sila sa pagsasagot ng questionnaire kasi alam nilang ino-observe sila ng mga researchers. So halimbawa, ang scale niyo is about honesty scale. Ba, i-measure yung level ng honesty ng isang tao. Very prone to sa reactivity. Syempre ikaw subject or respondent, gusto mo ba na ma-perceive kang sinungaling ng researcher? Kayo ba? Diba? Ang tendency natin dito,
yung response natin more on the positive side, 'di ba? Kasi gusto natin honest tayo. 'Di ba? So reactivity 'yon kasi alam natin ino-observe tayo, binago natin yung sagot natin na hindi na siya yung real characteristic natin as a person. Diba? So reactivity 'yon kapag ganun. Kumbaga nagbibigay ka ng ibang impression based dun sa sagot mo. Kasi alam mong ino-observe ka or alam mong titingnan ng researchers yung sagot mo doon sa test. Pag quali, sir, reactivity pa rin po ba tawag? Kasi sa responses po, ibig sabihin sa survey. Ganon din naman, reactivity pa rin. Basta binago nila yung behavior nila because alam nilang ino-observe sila. Reactivity yung tawag doon. Another example, ito. Familiar ba? May IO kayo, di ba? IO psych? Oh. Alam niyo yung Hawthorne effect, di ba? Nabanggit na to sa inyo. Hawthorne effect. Wherein merong increase in output. Ah, hindi pa. Sige. Siyempre, i-explain ko sa inyo para alam ninyo. Wherein merong increase halimbawa in the performance or improvement in the performance. Halimbawa nung isang halimbawa, employee or student or students. Diba? Because alam nilang in-observe sila. Halimbawa, sa company, alam mong nandyan yung supervisor mo. Nagsisipag ka. Diba? Baka nanonood siya sa ginagawa ko so gagalingan ko sa work. Hawthorne effect. Nagagets niyo? Press 0 kung hindi, press 1 kung nagagets niyo. Ayan. Ganun din in school setting. Di ba? Nung high school tayo or elementary, alam niyo yung mga situations na i-observe yung teacher natin or advisor natin sa klase. Tapos ang gagawin, di ba? Very prepared, no? May i-assign na group, kayo yung magtataas ng kamay, ha? Na ganyan, di ba? So pag nagtanong ako mamaya sa klase, may mag-observe sa atin, magtataas ka ng kamay. O dapat sasagot kayo. O kaya binibigay yung sagot ahead of time. That's correct. So, Hawthorne effect din yun. Kasi, again, merong increase or improvement in the performance because alam ninyo na merong nanonood. Hawthorne effect. So, reactivity yun. Form yan ng reactivity. Kasi ina-alter natin yung behavior because of our awareness na merong observer na present doon sa ating setting. Okay? Oh, another example. In 2006, I think 2006, yeah. 2006 article or research ni Ekmans et al. Ekmans, double N yan. Ekmans et al. In 2006. Meron silang ginawang study about Hawthorne effect. Taka lang, mali yung spelling. Ekmans. Ayan. So ito ay kinundak nila sa isang medical facility. Medical facility ito. And ang kanilang mga subjects na under observation, yung mga staff, mga medical staff. So the study is about hand washing. Hand washing yung study. Now, ang na-discover nila dun sa study na to is yung mga medical staff, they found that when the staff knew they were being watched or alam nila or aware sila na pinapanood sila or ino-observe sila, yung compliance nila with hand washing was 55% greater than when they are not being watched. Than when they are not being watched. Pangit lang ang sulat ko. Ayan. So again, doon sa study na to, ha, nung in-apply nila yung, or meron silang nilagay na observer doon sa medical facility, yung frequency ng hand washing is 55% greater than when they are not being watched. So pag hindi sila pinapanood, halimbawa, or walang observer, kunyari, merong 100 staff sa facilities. Kapag hindi pinapanood, kunyari mga around 5 lang yung nagko-comply sa hand washing. Pero nung naglagay sila ng observer, okay, mas mataas ng 55% than normal yung naging proportion ng mga nag-comply sa hand washing. Ayan. So, ayan din. Hawthorne effect din yan. Yan ang isang
result na nagpapatunay about Hawthorne effect. Okay? So malinaw ba yung reactivity? Press 0 kung hindi, press 1 kung malinaw. Okay. Now, paano kaya natin ito maiiwasan? Kasi gusto, kalimbawa, kung naturalistic observation yan, or even in systematic observation, paano natin ma-ensure na hindi mag-a-alter ng behavior yung ating mga, halimbawa, subjects? Ba? Yes, that's correct. Pwede tayong gumamit ng deception, or halimbawa, gawin nating covert yung observation or unobtrusive. Unobtrusive. Wait lang ah. Covert or unobtrusive. Ibig sabihin, pag sinabing covert or unobtrusive, yung presence ng observer is inconspicuous. Ibig sabihin, hindi ramdam. Hindi dapat aware or hindi magiging aware yung mga subjects na mayroong observer. Diba? Hindi kayo obvious. Ganon. Okay? Yun yung unobtrusive. Hindi visible yung mga observer in the conduct of the of the study. Okay? So, pwede rin tayong mag-set up ng mga camera. For example, kung sa laboratory, meron kayong camera dun sa room ng observation, and then connected yon sa kabilang room wherein merong monitor. Diba? So, hindi nila alam. Pag ganyan, either tago yung camera or pwedeng i-inform nyo sila na merong camera. Depende sa procedure ninyo. Kasi alam natin, meron pa rin yung ethical concerns, diba? Paggamit ng camera, according sa APA. Yung paggamit ng recording devices, dapat may consent. Ayan. Pero pwede yun. Nakatago naman yung camera para maiwasan din yung reactivity. Pero yun nga lang, dapat justified yun na talagang ito lang yung procedure na kailangan natin gawin para mag-manifest yung behavior na kailangan nating i-observe. Another one, sa mga public places, halimbawa, kapag sa natural setting tayo, kunyari, field study nga ito, in the natural world, ano? Pwede ba tayong mag-set up ng camera? Sa mga social experiments, for example. Di ba, merong mga nakaset up minsan ng camera, pero nakadisguise para hindi halata. And then afterwards, ang gagawin naman doon, is nire-reveal naman nila, naka-film yon, and then kukuha sila ng consent. For example, if i-release nila yung footage, halimbawa sa mga lectures or in public. So, pwede rin yung ganun. Or in social context din, pwede nyong i-apply is dapat naka-blend kayo sa crowd. No? Halimbawa, sa mga sa mall, di ba? Upo ka lang sa isang pwesto or nakatayo ka dun. Tapos, mag-record ka lang ng mga observation mo. So, hindi naman nila iisipin agad na researcher ka or observer. Lalo kapag yung suot mong damit, hindi naman different with the other crowd, 'di ba? Doon sa social context. Baka naman kasi naka-coat ka pa, no? Nandun ka sa mall, naka-coat ka. Anong problema nito? Halata-halata 'yan kapag gano'n. So dapat magbe-blend ka sa social surrounding. Okay? Or another one, pwede kayong gumamit ng tinatawag na unobtrusive measure. Iba 'yung unobtrusive observation, ha? Kasi 'yung unobtrusive observation, mag-observe kayo na hindi aware 'yung mga subjects ninyo. Ang unobtrusive measure, another procedure ito, wherein gagamitin nyo yung mga evidences of people's behavior as data para mag-gauge ninyo yung behavior na gusto nyong i-observe. So ano bang example ng mga evidences na yan? Pwedeng records, pwedeng mga physical trace. Okay, para mas madaling maintindihan, ganito lang yan. Ang unobtrusive measure, parang ganito ang gagawin ninyo. Seeing like a detective. Unobtrusive measure. Example, ng mga physical traces, mga used products or used traces or used products. Footprints, pwede yun. Hair, sweat, di ba? Fingerprint. Pero in behavioral science, hindi naman siya ganun ka-related sa forensic science. Yan. So, anong pwede natin gamitin? Halimbawa, gusto kong mag-investigate about smoking frequency or behavior ng aking subject. Pero hindi ko siya nakikita ng naninigarilyo. So, pwede natin gawin dyan, tingnan nyo yung ashtray, di ba?
gaano karami yung upos ng sigarilyo doon, or sa basurahan, punta ka sa basurahan. Huwag naman punta, buksan mo yung basurahan, 'di ba? Open mo yung garbage bin, tingnan mo kung madaming pack ng cigarettes. Pwede 'yon. 'Di ba? Amoy doon ng hininga. Grabe ka naman. Sabi nila yung ano daw, yung color ng lips. Pwede rin daw 'yon as an obtrusive measure. So 'yun yung mga example ng physical traces, mga used products, no? O halimbawa, nakita nyo, Sir Junior, ang daming collection ng perfume. O ano kayang pwedeng, ano nyo doon, conclusion. Kasi meron ako dito, mga 30 plus bottles eh. Diba? Uy, grabe naman. Hindi, baka ano lang siya, part ng hobby. Diba? So, ganun, pwede yun. Hindi, mahilig kasi talaga ako sa perfume. So, pwede yun, mga physical traces. Ano pang pwede? Mga resibo, pwede bang gamitin? Pwede rin yun. Diba? Halimbawa, nakikita mo yung resibo nung subject mo, nung pinuntahan mo dun sa bahay nila. Kadalasan kasi ito sa mga investigation na ina-apply. Eh. So, ang resibo, everyday, bumibili siya ng Coke. No? So, baka mamaya may diabetes na pala yun. Ayan. So, pwede nyo gamitin yung mga different traces na yun para mag-gauge yung behavior na gusto nyo i-observe. So, dito, hindi nyo kailangan ng direct contact with the subject na gusto nyo i-observe. Kasi meron na kayong mga physical traces or mga records na pwedeng gamitin. So, maiiwasan nyo yung reactivity. Diba? So, nakukuha nyo ba yung unobtrusive measure? Kumaga para kayong Sherlock Holmes dito o kaya Detective Conan. Diba? Dati pangarap kayo maging Sherlock Holmes kayo may. Kaya pinapanood ko rin yung series ng Holmes tsaka yung book binasa ko. Although meron ako mga real life experience na gumamit talaga ako ng unobtrusive measure. So syempre i-share ko rin sa inyo 'yon para alam niyo kung paano ko siya ginawa. So for example, ito sa previous work ko sa LPU Cavite. So nag-work ako doon as psychometrician for almost 2 years. Meron akong isang particular client doon na subjected for psychological testing. Syempre nagbi-build ako ng rapport, ganyan ganyan bago mag-test para at ease sila, 'di ba? Pag mag-exam, hindi sila anxious. Kakausapin ko muna, building rapport, ganyan. Ngayon, sabi ko, ma'am, ano na po kayo? Mga 6 to 7 years na po kayong kasal. Ba, para Sherlock Holmes sila, no? Paano ko nalaman? Nag-confirm naman siya, 7 years daw. So, paano ko nalaman? Okay. That's correct. So, yung wedding ring lang yung tiningnan ko. Yung state ng wedding ring. So, nakita ko na medyo hindi siya ganun kakintab. Pero hindi naman siya lumang-luma. So, estimation lang yung ginawa ko. Tapos, medyo bata pa kasi siya. Nakita ko kasi yung ano niya, yung test, yung referral slip na tinatawag. Referral slip. Galing HR yon. Ni-refer kasi sa akin for testing. Nakita ko, 31 years old. Okay? So, estimation, 6 to 7 years. So, maaga siya kinasal. Okay? So, yun lang. Unobtrusive measure din yun. Another example, one time, I was invited nung friend ko kasi pakitaan ko daw ng mga mentalism camerot ko yung ano, yung mga friends niya dito na sa subdivision namin. So punta kami doon sa bahay nung friend niya. So meron pa silang inaantay na isa pang friend nila na dadating. So pagdating ng friend nila, syempre pinakilala ako kinamayan. Tapos eto na. Pinagana ko na yung mga observation skills ko. Sabi ko, sa PNTC ka ba nag-aaral? Tapos nagulat siya kasi, bakit alam ko? Paano ko daw nalaman? So, sa tingin niyo, paano ko nalaman? Okay, that's one. Haircut. Hindi siya naka-uniform eh. Sorry. Hindi rin. Tindig, yes. Posture. Handshake, shadong firm. Posture and yung haircut, yung giveaway doon. Pero meron pang another dead giveaway, kaya nalaman ko. Kasi before dumating yung friend nila, nagkukwentuhan sila ng mga bonding moments nila na madalas sila nagkikita. Parang halos every, hindi naman every day, pero very frequent yung kitaan nila lagi magtotropa. Eh yung friend ko, taga Cavite. Now, ano ang una ko may isip? Kung lagi silang or madalas silang magkikita, taga Cavite yung friend ko, ibig sabihin hindi malayo kung saan nag-aaral yung friend niya. Diba?
Kasi kung sa Manila yon, panigurado na dorm yun doon. Rarely lang yun uuwi. Kasi face to face pa noon eh. 'Di ba? Parang once a week lang yun uuwi or twice a week, Saturday Sunday para maglaba or halimbawa babalik sa family, 'di ba? So alam ko na Cavite lang dito nag-aaral. Eh ano ba yung may pinakamalapit na school dito na related sa maritime industry or sa ganung haircut? Ang una ko naisip, PNTC. Eto mama. Ah, 'di ba? Eh di amazing. So an obtrusive measure lang din 'yon. So nag-base lang ako saan? Mga traces. 'Di ba? Haircut, posture, tapos yung narinig kong data from my friend. Okay, nakukuha ninyo? Ang unobtrusive measures. Again, this is seeing like a detective. Ayan. Okay, so let's proceed dun sa isa pang method of observation. We have here participant observer studies or participant observation. So nabanggit ko na to, 'di ba? Sa ethnography. Wherein ang gagawin niyo dito as researchers, you will become a part of the group. So hindi ka lang basta mag-note-taking, magre-record ng mga na-observe mo, kailangan lahat ng activities na ginagawa ng group or community kung saan ka mag-immerse. Okay? Gagawin mo rin. So may question dito sa ating chat box, common sense psychology na may evidence. Alin? Ang alin? Yung unobtrusive measure. Yung sinasabi mo, Crisel, common sense psychology na may evidence. Parang medyo common sense psychology siya, pero kailangan i-verify mo yun. Okay? Yung first part, parang common sense, pero kung ma-verify mo na totoo, so hindi na common sense yun. Magiging fact na yun. Nakukuha. Okay, kailangan may verification lagi para maging factual. Kasi kung walang verification, so kunyari, in-assume ko lang na taga-PNTC siya, pero hindi ko na-verify, so hindi na factual yung data na nakuha ko or yung unobtrusive measure na ginamit ko. Nakukuha. Lagi dapat tayong may validation or verification para maging fact. F-A-C-T ha, baka ibang fact yung naisip ninyo. Okay? So ganun ha, yung unobtrusive measure. Okay? Pero ang mga expert kasi dyan talaga nasa forensic field sa unobtrusive measure. Magagaling sila dyan sa unobtrusive measurement. Okay? So sa participant observation, again, researcher kayo, pero dapat maging part kayo ng group. Gagawin nyo rin yung ginagawa nilang mga activities, behaviors, or mga routine halimbawa in their everyday life. Lalo sa ethnography, di ba? You will be immersing in a particular community para maintindihan yung culture. So dapat mo talagang gawin. Participant observation yun. So meron tayong two types niyan. Disguise at saka undisguise. Okay, pag undisguise, ibig sabihin, alam ng mga nasa group na ikaw ay observer or researcher. Aware sila na researcher ka. Pag disguise, hindi sila aware. Ang alam nila, part ka ng group. May ethical concern? May ethical issue ba tayo dito sa disguise? Sa undisguise, again, alam nila, aware sila na researcher ka or observer. Sa disguise, ang alam nila, part ka lang din ng group. O halimbawa, so kung sa community yan, resident ka lang din ng community na yan. So may ethical concern ba tayo doon? Okay, meron, syempre. Deception din yan, di ba? Kasi hindi natin dinisclose kagad na researcher tayo. Ang alam nila, part din tayo ng group. So may issue rin yun sa integrity. Hindi naman agad sa integrity. Deception pa lang naman. Kasi syempre, after deception, anong gagawin? Anong gagawin after deception? Debriefing. Okay. Siyempre, magde-debriefing tayo. Na i-inform natin sila, kapag gumamit tayo ng disguise participant observation, at the end of the observation period, i-disclose natin na researcher tayo. And kukuha tayo ng consent. Kasi, marami tayong nag-gather na data from the group. Kukuha tayo ng consent sa kanila. So, pwede yun. Possible yun na in some cases, you will get the consent after the study has taken place. Okay. Or yun nga, debriefing. During the debriefing. Okay. Now, another concern in participant observation, kung ang behavior naman na i-observe ninyo is
commonly performed naman in public places, di ba? Ano bang example nun? Halimbawa, interaction sa mga cafeteria, sa mga mall, di ba? Na hindi naman concern ang privacy. So, yan ay papasa naman yan sa IRB. Pag may napulot na pera, social experiment yan, di ba? Pag may napulot na pera. Oo. Eh, di ba, after naman yan, dinidebrief naman talaga. Or, kung wala man debriefing, yung footage niyan ay panigurado, hindi masyadong i-share kagad sa public. Di ba? Pero kung sa mga napapanood natin, di ba, nire-reveal naman nila minsan na naka-film yun. Or binablur yung muka. Yan. Binablur yung muka. That's for privacy concerns din. That's a good procedure. So again, if yung mga behaviors naman na i-observe ninyo is commonly performed siya in public places at hindi concern ng privacy, i-consider ng IRB na ethical yan. Pero kung halimbawa, yung behavior na i-investigate ninyo is private behaviors. Kunyari, gusto mong malaman yung behavior ng mga students in dormitories. Diba? Hindi pwedeng disguise ang inyong approach, disguise participant observation. Kasi syempre, papasok din kayo sa dormitory eh. Magkakaroon kayo ng ethical concern dyan kasi private yung yung lugar na yon. Okay? Kapag ganyan, ang gagawin nyo, you need to disclose talaga yung status nyo as a researcher. Yun nga lang, anong pwede mangyari? Reactivity naman. Di ba? So, saan ka ngayon lulugar? So, ganyan ang research. Kailangan yung timbangin yung procedure. Alin yung ethical, alin yung hindi, alin yung ma-achieve yung objective natin. So, role nyo na yan as researchers kung paano nyo titimbangin na ethical yung study at the same time, ma-achieve nyo yung objective ng research nyo. Okay? So, that's participant observation. So, very useful itong technique na to or method na to if you want to study a particular group. Yeah, lalong-lalo yung mga unique na group. For example, mga spiritual groups, di ba? Gusto nyo maintindihan yung supernatural beliefs nila. So, kailangan nyo mag-join doon sa particular group na yon. Halimbawa, ano bang mga unique na religion? Narinig nyo na ba yung Rizalista? Ayan, di ba? Meron akong friend na ganyan, Rizalista. So, kung gusto nyo maintindihan yung culture nila or yung mga behaviors nila and yung mga beliefs and values nila, so kailangan nyo mag-participant observation. Gagawin nyo rin yung mga practices nila in that particular spiritual group. Ang ang perception nila kay Rizal, siya yung parang embodiment daw ng higher being. So participant observation yan. O halimbawa, gusto nyo maintindihan ng mga behaviors ng mga homeless. Try nyo. Pwede naman yun. Participant observation. Magiging homeless ka rin. Yun nga lang, high risk yung study, di ba? Baka ma-reject ng IRB yan. Kasi hindi mo alam kung anong mangyayari sa'yo sa labas, di ba? Diba, sa kalsada. Pero pwede yun, di ba? So, a quick note lang in participant observation, iwasan natin yung too much familiarity, di ba? Sa mga member ng particular group or masyadong close tayo. Kasi minsan nababawasan yung objectivity ng ginagawa nating observation. Syempre, wag din tayo makikipagrelasyon, di ba? Sa mga members ng particular group na yon. That's very unethical. We should stay professional pa rin kapag ganyan. Andun pa rin yung boundary para andun din yung objectivity. And the last method is we have here archival study, wherein you will gather existing records and you will re-examine them for a new purpose. For example, magkakonduct ka ng panibagong research. Meron ng mga readily available na records na pwede mong kunin from repository na tinatawag ng isang institution. So pag sinabi nating repository, ito yung lugar sa isang institution na dito naka-store and mini-maintain yung mga records. Yung mga archival records na tinatawag. So it can be a public or private document describing the activities
of a particular organization, institution, or pwede rin mga groups. Or in general, government din. Marami sa government mga archival records. Halimbawa, in PSA. So meron tayong two types ng archival records. Yung running records, katulad ng mga nasa PSA, wherein continuously, nadadagdagan yung mga records na yun. Running records yun kapag ganun. Kumbaga active yung record. Nadadagdagan siya as time goes by. So sa PSA, di ba, halimbawa, yung number of marriage, pwede mong gamitin as data yun. Number of male, halimbawa, adolescents in the Philippines, diba? Meron silang records niyan. At running records yun. Nadadagdagan yun. Okay? Ano pa ba ang example ng mga running records? Sa mga company, halimbawa, yung mga data ng mga employees, running records yun. Halimbawa, yung salary nila, marital status, yan ay mga running records. Okay? Pwede mo silang gamitin data, di ba? For a particular study, if you will conduct a particular study. Another type, meron din tayong episodic. Ito naman ay hindi part ng mga ongoing record keeping nila. Kasi diba itong running, ongoing ito eh. Yung episodic, ito ay yung mga mini-maintain na talaga ng mga records. Kasi kadalasan, ang content nitong episodic records, mga significant events or mga significant phenomenon. Ano ba example niyan? Halimbawa, yung mga manuscripts. Yung mga sinulat halimbawa ng mga famous authors, diba? Halimbawa, in the scientific field, merong libro about, halimbawa, about the unconscious, kung kay Freud, diba? Kung mahahanap nyo yung libro na yon, that's an episodic record. Pwede rin yung mga brochure, pamphlets, or yung mga personal diaries. Diba? Yan ay mga episodic records din. Sa forensic field, yung mga footage. Diba? Or mga photographs. Episodic records yan. Pwedeng magamit din yan in a particular research. So, yan yung archival study. Okay? So, meron kayong question about archival study? Reseta? Paanong reseta? Kung yan ay dati pa na reseta, parang hindi naman relevant masyado yun. Pero depende sa condition. Kung ang condition ay long term, relevant yung reseta. Pwedeng maging episodic records yun. Pero kung continuous yung reseta, di ba? Every month meron kang reseta, magiging running records yun. Kasi again, continuous siya eh. Pero kung again, naka-maintain lang siya, di ba? Magiging episodic. Kasi ang episodic, maintained to na records. Alam nyo yung sa mga museum at saka library, yung mga minsan naka box or naka glass, yan yung mga episodic records. Nakukuha. Gets ba? Ayan. Okay? So, sa atin, marami tayong pwedeng gamitin ng mga running records. Ano? Yan yung sa mga historians, madalas episodic records yung mga tinatabi dyan or yung mga nasa repository. So sa atin, meron din tayong mga running records halimbawa for suicidal incidents. Diba? Yan naman ay nadadagdagan. Kanyari, every month may record sila. Ilan ba ang reported suicide halimbawa in the Philippines? Yung mga census data natin, yan ay mga running records. Or yung mga statewide statistics na tinatawag. Running records yan. So those are the different non-experimental designs na pwede nyong gawing alternative in case na hindi feasible yung experimental research. But again, the problem with this non-experimental research, hindi siya makakapag-establish ng cause and effect relationship. Okay, stop ko na yung recording.